So yo, what's up guys? Welcome back to Axial TV. So yon guys, andito naman tayo. Ito may bago tayong vlog ngayon. Ito nga ay tungkol sa NBA na naman at pag-usapan natin ngayon. Ito nga ay parang sana magkatotoo. Dahil ito talaga, sa lahat ng NBA, hindi naman sinasabi ko na isa lang ang gusto ko na team. Siyempre itong paborito ko na team pagdating sa NBA. Yon, sana nga ay maging totoo itong mga sinasabi na nangangamoy malaki ang chance na magiging champion sila itong darating na season. Walang ibang team yan kundi ito ang Lakers. So yun guys, ito nga talaga napakainit itong pinag-usapan nga ito. Ito daw talaga ang mag-champion itong darating na season ng NBA. Subalit ito, kung mapatunayan nila sa mga bagong player na record nila, kasi sila nga ang nag-ingay ngayon at gumawa ng ingay itong nakaraan lang na mga buwan, di ba? Lakers, sana nga ay mag-champion sila. At ito naman guys ang mga nag-uunahan sa mga NBA, samantala ito si Jokic at saka si Giannis Antetokounmpo ay nag-uunahan sa kanila. Talagang magaling naman talaga itong dalawa na to sa NBA, at may mga history at may mga record na talaga sa NBA na MVP. At ito ang mga kalaban nila pagdating dito sa season, sa susunod na year, 2024 na yan guys. Ito, Antetokounmpo, Jokic. Sana nga ito ay makapasok dito sa kanila si, alam natin magaling ito si Luka Doncic, and also si Jason Tatum, and dyan din si Stephen Curry. At ang isang luhaan na lang bato hanggang huli, si Joel Embiid. Nako, napakalakas sila. Sana nga ay, pero itong dalawa talaga mainit dyan. May makakatalo sino, kaya makakatalo sa dalawang ito. Tara guys, panorin natin ang video ito para mapag-komento kayo kung anong masasabi niyo sa mga video nila. So yun guys, ito huwag natin patagalin. Pero guys, hihingin ko lang sana yung tulong niyo sa channel kong ito, sa YouTube ko na to, na isubscribe naman nyo lang nyo itong channel ko bilang tulong na lang nyo sa akin. Pakinsya na po, nabubulol tayo ay hindi tayo magaling mag-vlog at takay nangangapa lang tayo at tayo mga reactionist lang. So yun guys, tara guys, huwag natin patagalin, panoorin natin ang video. Tara, let's go. Oh, what's up mga kaibigan, nalila tayo magkwentuhan. Ang isa sa mga team sa gumawa ng malaking ingay ngayong off-season ay ang Los Angeles Lakers. Sinimulan na nila ang plano para sa season na ito sa kalagitnaan pa ng season last year, nang i-trade nila si Kendrick Nunn para kay Rui Hachimura at si Russell Westbrook para kay Melo at Vando. And with these slight changes, nakaabot na nga sila sa West Finals. At ngayong off-season ay naging busy si Rob Pelinka. Nakuha nila si Torian Prince, Gabe Vincent, Cam Reddish, Jackson Hayes at Christian Wood. Na-resign din nila si Austin Reeves, D'Lo at Hachimura. At nandyan pa nga sa LeBron James and Anthony Davis. Ayon nga kay Coach Darvin Ham ay meron na silang championship caliber team ngayon. Ang lalim nga daw ng lineup nila ay pang championship contender na. The sky is the limit nga daw sa kaya nilang gawin. Nag-add na nga daw sila ng lalim, skills, size and athleticism sa kanilang lineup. Looking forward nga daw siya sa pagbuo ng chemistry ng lineup na ito. Ngunit bukod nga daw sa talent, ang togetherness at ang kanilang kalusugan ang pinakamahalagang sangkap upang maging isang lehitimong championship caliber team. Kailangan din nga daw ng konting swerte. Ganun pa man ay kumpiyansa nga daw siya na kaya nilang makamit ang lahat ng ito ngayong season. So ayun nga po mga kaibigan ang pahayag ng former champion assistant coach ng Milwaukee Bucks na ngayon ay head coach na ng Los Angeles Lakers. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay kaya nang malampasan ng Lakers sa mga bigading team sa West at pakaabot sa NBA Finals ngayong season? Ngayon ay tumungo naman tayo sa panibagong MVP poll ng ClutchPoints.com. Ito nga ang inaasahan nila na magwawagi ng regular season MVP award ngayong taon. 52% of the total votes ay napunta kay Nikola Jokic ng Denver Nuggets. 52% nga ang naniniwala na ito na ang taon kung saan may uuwi ni Nikola Jokic ang kanyang pangatlong regular season MVP. 16% naman ang boto ay napunta kay Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks, na kung sakaling manalo ay ito na din ang kanyang pangatlong MVP award. 12% naman ng voters ay naniniwala na ito na ang season kung saan mananalo ng kanyang unang MVP si Luka Doncic ng Dallas Mavericks. At 8% naman ng voters ay inaasahan na si Jason Tatum ng Boston Celtics ang magwawagi ng award. The remaining 12% of voters ay binoto nga si LeBron James ng Los Angeles Lakers, Stephen Curry ng Golden State Warriors at Devin Booker ng Phoenix Suns.
O mga kaibigan, walang natanggap na kahit isang boto ang reigning regular season MVP Joel Embiid. Isa sa mga factors dito ay magulo nga ang team ng Sixers ngayon dahil sa James Harden drama. As of now ay tila ba nag-uunahan nga si Giannis at Jokic para sa kanilang pangatlong MVP at pati na din sa kanilang pangalawang Finals MVP and Championship. Ang dalawang player na ito ay parehong may edad at 28 years old. Mas matanda lang nga si Giannis ng dalawang buwan kay Jokic. In the last 5 years ay pareho silang may dalawang regular season MVP, Championship, Finals MVP at 5-time All-Star din sila pareho. Kayo ba mga kaibigan, sino ba sa palagay niyo magwawagi ng MVP award ngayong regular season? So yun nga guys, ano ba sa tingin nyo guys? Comment down below guys kung may pag-asa ba talaga na mag-campion ang Lakers itong darating na season. So yun guys, ako ang masasabi ko, pagigiyan nila syempre bilog ang bola guys, di ba? Kahit naman sino pwedeng mag-champion anytime, di ba? Kapag galingan mo syempre, bago mo makamit yung gusto mo, kailangan galingan mo, patunayan nyo, o di ba? So yun lang guys, ito ma-comment ko lang nga pala, masasabi ko rin sa mga nagagaban sa MVP. Ito, mahirap man i-break tong dalawa na to, pero so yun, ako ang vote ko dito, ibibigay ko ang boto ko dito sa kay Otitikompo itong darating na season, malamang. Yun guys, alam natin idol natin yan sila, si Curry, yan dyan si Titom, diba si Joel Embiid, kawawa man. Sana manalo rin siya, kahit makaisa lang naman sana. So yun guys, maraming salamat, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel natin. Pasensya na kayo, hindi tayo nakakapag-vlog ng consistent talaga. So yun guys, hopefully magkaroon tayo ng consistent na pag-vlog dito. Sana nga, maraming salamat. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel natin, AXIO TV. Peace out!